Usapan natin ngayon, ito po, no, wala pong i-issue ang Senate President na arrest warrant o warrant of arrest kay Buloy. Ha? Iyak na naman si Ontiveros. Alam po ninyo, ito, iyak na naman to si, ano, si Ontiveros. Bakit? Ito po ang sinabi ni Senate President Subiri. Wala munang arrest order para kay Kibuloy. Ito po ang kanyang paliwanag. Remember the formally issue about the indirect contempt? Natatandaan niyo po yun, yung pinakulong ng Senado si Ong at saka si Bargani ba yun? Si Ong, nakulong sila, di ba? Sa contempt. Remember, formally issue about the indirect contempt. So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. So ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up with another committee hearing and really quickly, maybe today or tomorrow or Monday, to give a show cause order ayon kay Senate President Big Subiri. Hindi na po sila kasi may order na po yung Supreme Court na hindi ka basta-basta magpakulong, no, ng mga tao, lalo na kung hindi dumadaan sa due process. Ito po, may due process eh. Hindi mo pwedeng orderan na ikulong si Kibuloy kasi inorderan nila na sumagot. O, di ba? Nagsabi siya, nag-show cause order. Para po, maganda po ito, pinapaliwanag ng hindi abogado, ako yun. Ang show cause order, ayun ay kasulatan, nagre-request kay Kibuloy, o sige, ipaliwanag mo kung bakit ka hindi dapat makontempt within 48 hours. Pag hindi ka nagpaliwanag, ikokontempt ka na. Eh, nagpaliwanag. O, so, ang due process, sasagot ngayon yung Senado batay doon sa paliwanag ni Kibuloy. Kung ito ba ay katanggap-tanggap sa kanila o hindi. Ibig sabihin, dapat isasalang na uli nila yan sa Senado o kaya pagpapasyahan ni Subiri na ang iyong mga katwiran sa iyong show cause order, ha? Ay, hindi po, kahit po sabihin yung mababaw, hindi po tayo magpapasya niyan. No? Sabi kasi, mababaw daw. Ay, si Abilio pala. Kaya daw pala Abilio eh. Welcome back, Abilio. Ha? Kala ko doon, mababaw daw yung sabi ng abogado. Eh, wala tayong magagawa eh. Nagsalita na po yung Senate President. Kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi po pwedeng ipapahuli nyo si Kibuloy. Ang daming abogado niyan eh. Hindi po pwedeng hindi lumapit yan sa Supreme Court. Di po ba? Okay. Pero, ang siguro kaya iiyak to si Senator Risa Ontiveros dahil yung Kongreso nakipag-unahan eh. Ha? Yung House of Representatives nakipag-unahan sa Senado kung sino makakadakip. Kita nyo ha, ang laki po ng problema ng Pilipinas. Wala tayong na-attract na foreign investors. Pero tignan niyo po kung kanino sila nakapokus kay Kibuloy. Di ba ba? Ang gagaling ng mga ano natin eh. Ang tataas ng tungkulin yan, ng mga yan. Mataas ang presyo ng bilihin. Tumataas po ang presyo ng bilihin pa. No? Katunayan yan. Meron tayong inflation. Tumataas talaga yung presyo ng bilihin. Pati lalong-lalo na po yung bigas. No? Hindi natin maawat-awat. Pero nagbebenta tayo ng mura sa mga traders. Yun po yung... Tapos ayaw niyong imbestigahan. Ha? Dapat doon kayo nagpapaunahan eh. Kayo nagpapaunahan na makulong yung mga utak niyang sa NFA na yan. Eh, hindi. Nag-uunahan kayo, mapakulong si Kibuloy. Tignan niyo po sila kung paano po sila lumutas ng problema ng Pilipinas. Ang dami pong problema ng Pilipinas ngayon. No? Oh, ngayon, nagbigay kayo ayuda. Alam na mga Pilipino, pinagmamalaki nyo. May ayuda. Wala naman kami naririnig kung saan ang pipila. Oh, yung mga tao po, nagtatanong na, marami na po nagtatanong, saan po ang pila ng ayuda? Bakit po hindi kami nakakarinig? Hindi kami nasasabihan na may ayuda na pala. May ayuda na po. Maghanap po kayo sa mga congressman nyo, sa mga mayor, sa DSWD, magtanong po kayo. Wala pong lusot eh. Ito po ang may mga ayuda, commercial muna. Yung pinakamahirap, kasama ba kayo sa pinakamahirap? Ayan, 4-piece. Yung ano ba yung ano, IX. Hindi ko alam yung IX eh. Yung basta mahirap pa rin. Pinakamahirap,
Yung mahihirap, IX naman. Four-piece yung pinakamahirap, di ba? IX yung mahirap ka lang. Yung may trabaho ka at hindi sumasapat, meron pa rin. Ano po tawag naman doon? Ano na nga yung tawag? Akap? Akap, no? Oh, lahat. Oh, kita niyo naman, puro kabubuhan na naman daw. Huwag ka na rito. Oh, yan po, kaya walang lusot. Basta pakiramdam nyo, mahirap kayo, kinakapos kayo kahit may trabaho. Eh, dapat tumanggap kayo kasi 500 billion po ang budget na pinasa ng Kongreso. 500 billion. Yun to, kung nakatanggap kayo ng dalawang ayuda nung panahon ni Duterte, yung dalawang ayuda na yun, ang budget lang po nun ay 350 billion. So ano po ang mas mataas? 500 billion o 350 billion? 500 billion po ang mas mataas. Ngayon po ang mas mataas. Kaya kung nakatanggap kayo ng dalawang ayuda noon na 305 billion lang ang budget, eh dapat mas malaki ngayon. Brown out tuloy tayo. Okay. Tuloy na natin. Ngayon, sa dami po ng problema ng Pilipinas, partida, wala pa pong pumuputok na bulkan, wala pa po tayong super typhoon, wala pa po tayong lindol. Swerte nga kung tutusin eh. No? Panay man-made po, panay man-made. Yung mga man-made na ibig sabihin, kaya tumaas ang presyo, nag-hoard. Oh, tignan po ninyo ha, sa lahat po, mataas ang presyo ng bigas. Ha? 60, 70. Pero po, nagbebenta po tayo. Tayo mismo nagbenta sa mga mayayaman na mga traders ng bigas ng 25 pesos. Hindi nyo binenta sa mahihirap? Anak ng tinapay. Sino sa inyo ang ayaw bumili ng 25 pesos? Hindi po sa atin binenta. Binenta dun sa mga munyaman. Sa mga traders, ibebenta naman nila ng 60, 70. Ang tanong ko, bakit? Bakit po nyo ibebenta ng 25? Yan ang mga dapat nilulutas, hindi kayo kibuloy ng kibuloy. Isang komite lang dapat yung kikibuloy. Buong Senado, buong Kongreso, kibuloy. Si Kibuloy ba, pag nakulungba si Kibuloy, lutas na problema natin lahat? Ang titindi, nakatutok lahat kay Kibuloy. Buong Kongreso, buong Senado, Kibuloy lahat. Ang dami natin problema. Alam nyo po, ngayon pa lang yan. Pag nagtuloy-tuloy po na walang pumapasok sa ating investment, mukhang yun na doon lang po umaasa si Pangulong Marcos eh, sa investment. O kaya mag-iiyakan to si Yakarisa, lalo na kung may warrant of pares na yun. Yung Kongreso, may warrant of pares eh. Kinontempt nila eh. O eh, syempre, madali lang po yan. Sasabihin lang ng Supreme Court, putya, may ruling na nga kami. Hindi kayo basta-basta pwede magpakulong.